Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay mag-a-analyze tayo ng last game dito pa rin sa makasaysayang naging laro ng ating pambato na si Grandmaster or First Asia Grandmaster Eugenio Torre. Ito ay laro niya noong 1976 na talagang tumatak sa Philippine Chess dahil ito ay ginanap sa Manila. Ito yung Invitational Manila Marlboro Chess Championship. Four players sila dito, double round robin at ang time control nila ay long game. So after nating i-analyze ang game na ito, ay ipapakita ko sa inyo ang final standing at kung sino-sino ba ang mga players na nakasali dito. So ito ay laro niya kay world champion Anatoli Karpov. Nung time na yan, ang world champion ay si Anatoli Karpov noong 1976, round number 2. At konting trivia lang po, si Karpov ay kasing edad ni Eugenio Torre. Kasi pareho silang ipinanganak noong 1951, pareho silang 69 years old na ngayong taon na ito. Okay? So tinanong kagad natin, Karpov played E4, Torre played C5, Sicilian, nag-knight F3, knight C6, D4, open Sicilian, nag-C takes D4, knight takes D4, nag-knight F6, knight C3, D6, so Sicilian richer route, sir, nag-bishop G5, E6, queen D2, yan talaga ang linya, nag A6, castle queenside, bishop D7, bookline na bookline, nag F4, nag B5. Ayan. So, ang tema ni GM Torre dito ay medyo sharp. Ano? Gusto niya kagad magparamdam ng pressure sa queenside. At dito, nag queen E1. Ayan. So, ang idea ng queen E1 medyo tricky. May mga E5 na bato, tapos knight takes C6, mga ganong idea. Agad-agad na kagad kinapture ni GM Torre yung knight. Rook takes D4 and then nag queen B6. Para mapigilan or makaiwas doon sa mga pagtatangka na maka E5. Okay? So dito, nag-rook D2, iwas. Nag-bishop E7, and then nag-bishop D3, tuloy lang sa pag-develop. B4. Okay? So yan ang kagandahan ng naka-bishop D7 kagad. Walang option to play knight A4 kasi nga bantay sarado na. Obligadong umatras, nag-knight D1. At dito, nag-bishop B5. Ayan, so hamon lang sa light square. At dito, nag-knight F2. Siyempre, kailangan bigyan ng trabaho yung knight. And then dito nag H6 pang neutralize, bishop H4 umatras. Kasi dito, kung kakapturein, eh mapapasakamay ni GM Torre ang malakas na bishop pair. Okay, and then may pressure kagad sa B2. So talagang pag mga ganyan, minimintin na lang yan. Bishop H4 at dito nag G5 si GM Torre. Yan ang interesting move. So medyo malupit yung tira na yan. Ang ginawa dito, tinanggap ang hamon, F takes G5, H takes G5, and then nag bishop G3. Okay, so bakit umatras? Ano ba ang mangyayari kung tanggapin ang hamon na bishop takes g5? Ito kasi ang laman niyan. May queen a5. Yan ang malakas. May threat sa pawn sa a2 and then at the same time may threat na hataw bishop takes d3, magkakaroon ng discovered attack sa bishop sa g5. Kaya matindi ang tirada na yan. So dito, mas minabuti na lang ni Karpov na mag-bishop g3 and then nag-knight h5. Another strong move para ma-eliminate talaga yung dark square bishop. At dito nag-knight G4. Yan daw ang bad move na ginawa ni Karpov. Mas maigi raw dito ay rook F1 na lang. Mas medyo mababa ang value ng pagkalamang ni GM Torre. Pero lamang pa rin si GM Torre. So pag knight takes G3, H takes G3, and then mag-A5 lang. Okay, so lamang pa rin naman ang black dyan, slightly better. Kasi nakaporma na and then mag-A4 na, mag-B3 na, babasag na yan mamaya. Ayan o, yung mga ganyang idea. Okay, so yun nga lang, nag-knight G4, balik tayo. Ayan, at dito, nag-knight takes G3. Okay, so malakas yung tira na yan, pero may mas malakas dyan. Na talagang mas malaki ang value ng pagkalamang. Ang dapat daw na itinira dito ay queen A5. Yun pa rin, threat pa rin ang pawn sa A2. So bakit mas malakas yan? Ano ba ang mangyayari? Ito ang binigay na continuation. Pag nag-king B1, para simpleng depensahan lang ang pawn sa A2, mayroon daw knight takes G3. Yan, and then kapag nag-queen takes G3, nawala ng depensa yung rook, mayroong ganito. May B3, discovered attack sa Torre. Ayan ang laman. So kapag nag-C3, may queen takes A2, king C1, bishop takes D3, queen takes D3. May extra po ng black at talagang winning na ang black dyan. So ito pa isa, balik natin. So dito, after knight takes G3, kung ang ipang capture ay H-pawn, H takes G3, ito pa rin ang laman. Rook takes H1, queen takes H1, wala na namang sumusuporta, B3, palaging may ganyang idea. So winning na rin ang black. Okay, so yan ang laman, no? Matindi pala yan.
Okay, so Queen A5 ang tira, pero ang ginawa dito medyo napadali ng tira si GM Torre, Knight takes G3 and then nag H takes G3 kasi nga dito kung magko Queen takes G3, ang gagawin ng black ganun pa rin. Mauuwi diyan sa ganyang pattern. Kaya dito na-realize ni Karpov na dapat ang ipang-capture na niya ay H pawn, H takes G3, nag rook takes H1, Queen takes H1 at dito ay nag rook C8. So tanong, effective pa rin ba yung Queen A5 dito? Ano ba ang pinagkaiba? Pag nag-queen A5, hindi na pwede kasi mayroon ng panggulo na queen H8 check. Ayan, so pag hinarangan, bishop F8, mayroong bishop takes B5. Iba na ito. So pagpalagay natin, may A takes B5 and then may knight F6. Pag nag-king E7, mayroong E5. Ayan, oh. Pero kagad mabilis ang pangyayari na po pwedeng gawin ng puti. So lumalabas, mas nauna pa ang puti ngayon. Ayan. So, kaya hindi na pwedeng i-apply yung queen A5 at nag-rook C8 na lang talaga. Nag-king B1, umilag. Then, nag-bishop takes D3, C takes D3, and then nag-queen D4. Good move. Ayan. So, kontroladong-kontrolado ng black ang mga importanteng squares. At dito, nag-queen D1, nag-A5, knight H2. Ayan. So, ang idea, magda-knight F3 para mapaalis yung queen. At dito, ano kaya ang napakagandang idea na in-apply ni GM Torre? Pakigis nyo po, pinaka-puzzle, bigyan ko kayo ng kaunting segundo at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat, ang ginawa niya ay G4. Ayan, good move. Ano idea? Para walang knight F3. And then, square clearance na rin. Magamit yung G5 para maipang-atake sa Torre, tagos hanggang sa C1 square ang pressure. So dito, nag-knight takes G4, nag-bishop G5, rook C2, obligado yan. Rook takes C2, obligadong king din ang ipang-capture. Kasi kapag queen ang pinang-capture, mayroong babalang na queen G1 check, mamamatchas ang puti. Okay, kasi hindi pwedeng humarang, may bishop sa G5, may kontrolado C1. So dito, obligadong king takes C2, and then may A4, another strong move. Ang idea, mag-A3 para may access to play queen B2 in the future. So dito, naobliga si Karpov na mag-A3. Yun nga lang, napakalakas ng B3 check. Obligadong bumabaking B1. Nag-D5. Ayan. So, stable advantage na ng black dito sa queen side. So, nag-create naman ng another na posibilidad na maging weak point ng puti. So, D5. Nag-E takes D5. Queen takes D5. Ayun, no? May problema sa G2. At ang ginawa dito, nag-knight F2, ibinigay na lang ang pawn sa G2. So dito may tanong tayo, ano ba ang mangyayari kung gawa ng paraan na at least ma-block yung pagkaka-threat ng queen sa D5 sa G2? Ang gagawin lang daw dito, may queen A5. Ayun, no? Palaging may mga sundot na ganyan na obligadong bababa. Halimbawa, pagpalagay natin queen E2 para protection sa E1, mayroon naman daw queen C7, ayun naman ang titirahin yung pawn sa G3. Napakaraming option na pwedeng gawin dito ng black. Nasa black ang timing, kumbaga pagka queen C7 may threat, pero ito mas vital, matcha sa C1. Grabe, decisive advantage for black. So kaya dito, nag-decide na lang si Karpov na mag-knight F2, then pinagpasang pawn queen takes G2, inuunti-unti eh. Knight E4, then dito nag-bishop E3, so blessing-blessing lang. Nag-knight G3, tineret ang pawn sa A4, at dito nag-queen C6, tsaga-tsaga lang, pakabait lang. Nag-D4, then nag-queen C4, B5, obligadong i-close para wag mabigyan ng pagkakataong makakounter pa si Karpov. At dito nag-queen H1, gustong mangalikot. At dito nag-queen D3 check, king A1, nag-bishop D4. Talagang in-invite si Karpov na ipa-check sa H8. Yun nga lang, king D7, so wala nang ganong kainam na kasunod. At dito, nag-queen A8. So ano ba ang mangyayari kung magtutuloy-tuloy? Halimbawa, queen H3 check. Ano mangyayari? Magki-king C7 lang kasi. Wala nang kasunod. Okay, so lalabas. Wala nang kasunod. Wala nang misplace ang queen sa H3. So kaya dito, humahanap talaga si Karpov na magkakaroon ng long-term na maaaring makasave pa siya ng draw, halimbawa mga perpetual check, mga ganon. So dito, nag-queen F1 check, knight G1 obligado, at dito, nag-queen C4 para depensahan ang under attack na pawn. So may nabasa ako dito sa aking source na pinagkuhanan ng game na ito, na sa moment na ito, under pressure na raw sa time si GM Torre. Ewan ko lang kung totoo yon. Sabi kasi nung nag-analyze due to time trouble na na-miss ni GM Torre ang forcing mate na dapat nagawa niya. Sige po, ispatan nyo nga yun. Ano kaya yung mas malakas sa queen C4
na pang-forcing mate talaga. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-pose at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat. Ito daw ang na-miss. Bishop takes B2 na pala. Yan ang mabilis. Kapag nag-king takes B2, then queen F2 check. Hindi pwedeng umangat kasi nga mayroong queen D4 matchas. Okay? So, pag bumaba, isa-isahin lang queen A2 matchas. Pag queen F2, kapag naman nag-king C1, queen C2 matchas. Okay? So, yan daw ang forcing mate sana na dapat binitawan. Yun nga lang hindi napansin. Due to time trouble daw, oh, ayon sa nakasulat dito, so siguro marahil time trouble na rin. Nag-queen c4, dinipensa ng pawn sa a4, at dito nag-queen b7 check, king d6 lang, queen b8 check, tinapyas lang ang pawn, king takes d5, nag-queen d8 check, king e6, queen e8 check, king f5, queen d7 check, king g6, nag-queen g4 check, king f6, ayan. Pilit na hinahabol eh, hanggang sa baka maubusan ng check yan. At dito nag-knight c3. Okay, so syempre hindi pwedeng capturein kasi nga nakapin ba yung queen sa c4. At dito ay sumimpling queen f1 check. At hanggang dito na lang ang nakalap nating chess notation. Nag-resign na si Karpov. 0-1, panalo ang ating pambato. The first Asia Grandmaster Eugenio Torre. Tinalo ang world champion nung taon na yan na si world champion Anatoli Karpov. Ayan. Bakit nag-resign? Okay, ba't nag-resign? Isa-isahin natin. Kapag nag-knight B1 uli, balik, mayroon daw queen C1. Ay, so, threat yung pawn sa B2. May pagkasugswang pala dating, no? So, kasi pag chumik kasi, mauubusan ng check talaga ang puti dyan eh. So, pagpalagay na lang natin, mag-queen E2 na lang. Pinaka-depensa, wag na munang chumik. Ano gagawin? May queen C2. Ayun. Tapos ang laban. Siyempre, hindi pwedeng capturein yan. Pag kinapture, makakapag-produce ang black dyan ng another queen. So dito, pag queen F3 check, king E6, queen G4 check, anong gagawin? King D6, wala nang kasunod. Ubus na ang check. Ayun. Halimbawa naman, pag queen F1 check, ang ilagay ay, or ang gawin ay knight D1, ang gagawin naman daw ay queen F5. Ayun, makikipag queen to queen na. So ang idea, may queen C2 pa rin coming. Okay, so pag nakipag-queen to queen kasi wala na, sugsuwang na yung king eh. Tapos masyadong dominated ng black yung space sa king side, makukuntiri yan, maa-atake kapag nakipag-exchange. So wala na, overwhelming advantage na. Kapag naman nag-queen D1, gumanyan, abay gustong gusto. Queen takes D1, knight takes D1, and then king F5, followed with king G4, and then push hanggang sa makapromote. Okay, so congratulations ulit at ipakita ko sa inyo, no, ito yung pinaka final standing diyan eh. Itong malupit diyan. Ayan, no. Torre ang nag-champion, no. Grabe, with anong ilang na score niya dito? 1 2 3 4.5. Ayan, so may score na pala, no. Karpov 3 points, Ljubojevic 2.5, and then Browne, yan si Walter Browne, pambato ng Amerika nung time na yan. So 2 points lang. So very proud tayo kasi nga ang nag-champion ay ang ating kababayan na si GM Torre nung time na yan. So yan ang alaala ng Manila Marlboro 1976 na talagang hanggang sa ngayon ay talagang naaalala natin kasi biruin nyo nilaruan ng world champion na si Karpov, second place lang. Naungusan natin yun na maganda. Okay, so maraming salamat po once again. Binabati natin ng happy birthday ang ating First Asia Grandmaster Eugene Torre. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.